Hello mga ka-Arki, is it advisable to get whole life insurance with critical illness benefits? Or need to prioritize HMO and medical insurance? Any thoughts po? Maganda tong tanong niya. Actually, yan din yung maraming, tanong din yan, sir, sa mga, sa mga clients natin. Kasi meron talaga tayong mga whole life na, policies, no? Actually, may whole life na, na traditional, yung dividends lang. Tapos may whole life na VUL. Tapos, nung una kasi, when I started with the financial planning industry, actually, insurance plan, insurance industry, alone. Yung una kong policy kasi was a 15-year program, pero VUL siya. Tapos, kasi, diba, pag 15 years kasi, medyo compressed yung charges. So, mataas yung premium na hihingin. Tapos, maliit yung coverage. Tapos, nung naging insurance agent ako, sabi ko, ba't nasa pala yung insurance policy ko? Parang ang onte, parang ganun. So, nung tinanong ko yung financial advisor ko, sabi niya, kasi that's an old product. So, ako, ginawa ko, nung naging financial advisor na ako noong 2012, I got a whole life, VUL. Kasi ako naman, my purpose doon is, una, feeling ko kasi hindi naman na ako magre-retire. Kasi parang nag-retire na ako noong time na yun, 2012. Tapos, medyo mura siya yung whole life kasi naka-spread out yung charges niya. So, maliit yung premium at a higher insurance coverage. Tapos, sabi ko naman, magre-retire ba ako? So, kung magre-retire man ako at age 60, hindi naman ako papayag nung wala akong source of income. So, definitely, may papasok at papasok. So, that premium alone, so, syempre, 2012 yun, 10 years ago. So, yung premium na yun, definitely, maliit na yung value ng premium na yun today. Kasi 10 years old policy na rin siya. No? Tapos, ang sabi ko, ngayon kasi, meron pa akong, meron ako inattend na convention. Tapos, based on studies daw in Singapore, na long-term healthcare is now more expensive than retirement. Sabi ko, kaya pala, okay din na meron ako nung whole life kasi pang long-term healthcare ko na nga din siya. Kasi it's an open-ended program, lalo na pag VUL. So, pwede ko siyang i-adjust in the future kasi I have my VUL, kasi I have my term. So, yung term ko, pang salo ngayon, kasi syempre, napakaliit pa nung anak namin, she is 6 years old. So, may term ako, yun yung malaki, yung insurance coverage, para cheaper at my end kasi yung cash flow ba. So at least, pagka-adult na siya, hindi na ganun yung insurance requirement ko. Pwede hindi na ako mag-term. Pangsalo ngayon yung VUL ko na whole life. So meron ako pang long-term healthcare. So iba pa yung pang-retirement, iba yung Kaya nga minsan, siguro titignan nyo rin mga ka-RT, no? Kasi kung, although sa amin kasi, my parents both passed away ng 63 lang. Hindi ko na-expect na maikli yung buhay nila. Kasi yung elders namin, 70s, 80s eh. So, kaya kumuha ko nung long-term healthcare. Sabi ko, mahaba yung buhay ng mga angkan-angkan namin. Tapos biglang wala na yung mami daddy ko at age 63, no? So, para sa akin, siguro depende sa inyong mga ka-RT, no? Kasi kung tingin nyo talagang kailangan ng long-term healthcare, baka maganda rin, meron kayong whole life program. Tapos ipagsalo nyo siya pagtapos na yung mga obligations. Kasi magiging mas mura pa rin yun pagdating ng panahon. Kasi yung term insurances kasi mga ka-RT, pagdating ng 50s and 60s, magiging costly siya. Mahal siya. So, hindi natin, parang sa akin na, ito personal, ko lang ito mga ka-RT. Kasi nung tinignan ko rin yung flow ng term insurance ko, it's a yearly renewable. So, mura nga siya every year. Pero pagdating ko ng 55 at saka 60, 100,000 a month na siya. So, hindi na siya reasonable term. So, pang salo ko ngayon, yung whole life ko na VUL. So, sa akin tingin ko, ano ba yung purpose din ninyo mga ka-RT? Pero given that, based on my own experience, sa akin, feeling ko okay may whole life din na may critical illness benefit kasi lalo na in my case, lalo na kayo, pag meron kayong mga parents o yung mga ka-RT natin dito na based sa genes, based doon sa naging sakit ng elders, eh baka like sa amin, prone sa diabetes and heart diseases. Tapos both of my parents, like my mom had breast cancer, my dad has suspected prostate cancer. Mataas na yung risk namin magkapatid. So pag mag-a-apply kami ng insurance na panibago, definitely magme-medical kami pareho because of family history. So, kaya naging advantage sa akin na nakakuha ko ng term, tapos meron akong whole life na may critical illness benefit, nung sobrang healthy din ng parents ko, at ako wala naman akong kasi maintenance or anything, so healthy pa naman tayo. Hindi lang halata. Healthy sa fats, pero hindi ko, pero healthy pa naman yung insurance, no? So, kaya naging advantage siya sa akin, especially now.
So ayan, tuwang prioritization, so babalik tayo dun sa ano natin kanina kay Timber, no? Sa prioritization kasi actually, kung talagang super super wala tayong other funds, no, for our for sa ating mga ka-RT. Dapat may health care talaga and medical insurance. May HMO naman kasi na ano din na parang yearly renewable, 'di ba, yung mga e-card, 'di ba, yung e-ready, yung mga yung mga prepaid. Yeah. Yes, cheaper 'yon. Tapos for a start, kung hindi pa kayo mga whole life insurance na may kasi may meron ng whole life na traditional dividends lang. May whole life na DUL. So pag hindi pa kaya 'yon, then you start with a yearly renewable na insurance. So eventually kasi may mga nako-convert niyan eh. So if you think it is something na you want to have then in the future, you may want to convert your term insurances into DULs in the future. Pero if you don't see the need, convertible. Okay na din, mag term insurance tapos yung investment. Lagay natin sa ibang ano, 'di ba, like UITF mutual fund. So ayan, yun po. So yan, ano yan ako mga ka-RD. Pagdating diyan, medyo marami tayong kwento. So ayan, based on personal experience po yan. Oo, kumbaga meron silang health fund, no, in the future, kumbaga kung magbi-build sila ng ano, ng separate, no, na investment. Tama naman. Dagdag ko lang din, no, DB Berm, depende talaga yan eh sa budget. Yes. Sa totoo lang. So since yun nga, kailangan natin talaga makita kung magkano yung net cash flow mo per month. Tapos, we'll do some sensitivity analysis. So, eto DV yung cash flow mo. Halimbawa, nomineto ka ng 30,000. Eh, syempre, hindi lang naman health insurance ang goal mo sa buhay. Di ba? May mga travel goals ka, business capital. So, lahat yun, ipagsasama-samahin natin and given all of those goals and your priorities, titingnan natin DV, no? Ano ba yung pinakasulit, no, given those different constraints na nabanggit ni Fitz, yung pinakamaganda for you? Is it whole life or HMO muna and medical insurance? Kasi they have different price points, right? Yeah. Kasi pag sinabi na natin whole life, eh kung mahal, eh baka mamaya, yes, yung ibang goals mo, matapakan naman o hindi mapondohan. Ayaw naman natin na lahat ng sahod mo napupunta lang sa whole life, di ba? Kasi malungkot ang buhay, di ba? So, titingnan natin yun, babalansihin natin yun. We have a tinatawag na insurance planning, no, na service, and we actually do that for you given the constraints, your resources, no, o baka may natatago kang pera dyan, baka pwede natin ipangbayad yun na sa iyong HMO. So, until we see those things, then, ayun, mas mabibigyan ka namin ano, ng specific na, ano, na advice. Myself, no, well, my wife is a physician, so that's my health insurance. Hindi kasi pag doktor ang kasama mo, usually na no, may discount kasama professional fee, mga ganon. So, may mga kortesiya din niya. Pero, apart from that one, apart from PhilHealth, kumuha din ako nung, ano, ng isang HMO, ano ba tawag doon? Health card from ano, from AXA. Hindi ko pinopromote ha, at hindi ko sinasabi yung na Global Health na card, yung Global Health Access. Oo, kasi at the price point maganda siya, kasi at the price point of I'm 40 right now, no, at the price point of mga 46,000 covered kami for 100 million, di ba? So maski kunari balahin kong maging cyborg ako, kaya ng 100 million. I mean, you know, so whatever happens, at least I'm covered for 100 million. At the price point of 46,000 a year, parang pasok naman sa budget, hindi naman tayo mahihirapan. So, of course, iba-iba naman tayo ng pangangailangan, kaya yun talagang pinaka maganda na suriin natin given your resources at ano yung pinaka mainam para sa iyo. May kasabihan, no, ano daw eh, ano yun? Okay lang manakawan, wag lang masunugan, 'di ba? So, I think with health ganun din, 'di ba? Okay lang manakawan, wag lang magkasakit. Kasi hindi lang siya one-time billing eh, lalo na no, kung serious illness like cancer, sunod-sunod 'yan eh. 'Di ba, yung treatment. Kaya tayo nagfo-focus ngayon sa health insurance. So, paano natin malalaman kung kailangan ko ng health insurance? Baka may family history ka of cancer, ganyan. Lung disease, 'di ba? Kumuha ka kasi yung probability is mataas na magkaroon ka rin. Yes. Oo, yung health risk, no? That's one. Kasi again, ano eh, hindi mo masabi, yung ano naman, yung cancer naman, kaya na ng 1 million yan. Mahirap sabihin yun. Oo. Ay, oo, maliit yun. Parang maliit ang 1M. Oo. Yes. Kaya doon okay yung, doon okay yung, ano, sorry, sige, tapusin ko lang. Doon okay yung sinabi ni Sir Renzi, yung 100M na benefit.
pag may nangyari sa kanya regarding sa health, di ba? Another sa life insurance naman, baka naman si DV Berm ay single, walang asawa, walang anak. Okay? Baka hindi mo pa kailangan ng life insurance. Pero once na nag-asawa ka na, nagkaroon ka ng responsibility, tumulong sa bahay, tumulong sa kamag-anak, kapag natsugi ka, sino na yung magpapatuloy nun? So, for temporary na magpo-provide nun, in case na mawala ka, would be yung life insurance policy, yung benefits or sum assured na makukuha ng beneficiaries mo. Yes, Jendy? Oo, hindi, yung sorry, nakat ko tuloy si Marin kanina. Kasi totoo po yung sinabi ni Marin, mga ka-RT, yung 1 million for a cancer treatment, ano siya, maliit talaga siya. Kasi yung ano namin kay Ma'am, para alam din ng mga ka-RT natin, no, kasi real life experience, nung nagkaroon siya ng ano ng breast cancer, so mastectomy, isang mastectomy, 600,000 sa hospital. So buti na lang, meron siyang senior citizen, tapos may PhilHealth. Tapos, ang insurance kasi mga ka-RT, kaya nga kailangan ng health card. Kasi upon emergency, emergency kasi siya. So, syempre, yun muna, yung emergency fund, health card. Tsaka pa lang kasi natin maipaprocess yung life insurance benefit. Diba? So, hindi siya yung right there and then ano, hospital, yung isang patient, nakukuha ka agad dati sa life insurance. So, kaya nga magko-complement. Sa katulad nung unang, ano natin, yung tanong ni Kim Franks kanina. Diba? So, kaya naku, maliit po talaga ang 1M for treatment of cancer. Well, yung kay mom ko kasi is early. So, kahit sabihin natin early siya na nag-progress, so, ganun pa rin, ano pa rin, yung 600,000, maliit talaga yung preparation na ganun yung coverage natin sa mga life insurance. So, kaya nga po sabi ni Sir Renzi kanina, kung gusto nyo ipa-audit yung inyong insurance coverage, yan. So, mag-email po kayo sa admin@wealthrt.com para masilip po natin kung maganda po or okay na po yung inyong Ay, may dagdag lang akong huli kasi nabasa ko sa article kaninang umaga kung if you want ano, if you want to lower yung iyong health in health expenses during retirement, eh be physically fit. Yes. Ayun, I mean, oh, DB Berm, I mean, I cannot really overemphasize that, no. I mean, bayad ka ng bayad. Isipin mo, meron kang term insurance, meron kang health insurance na 100 million o 200 million, di ba, wala kang problema. Eh kung tinamaan ka naman ng stroke, tapos kalahati ng katawan mo para paralyzed, at, you know, at walang, I mean, may mga, sabi nga, may mga physical na nangyayari sa atin na irreversible, di ba? So kahit bayaran ka ng 100 million, kung talagang paralyzed ka, eh talagang paralisado ka, di ba? And no amount of money could bring that back, di ba? Not just your physical capabilities, but also enjoying life, di ba? So, ako, isa sa mga pinaka-best na insurance talaga sa akin, na health insurance is being physically healthy, okay? Physically fit. Hindi mo kailangan magkaroon ng abs, okay? Hindi kailangan maging mala-jelo ang katawan, ganyan. Basta physically fit and healthy ka, stats are good, you know? Then makakaano yon, makakabawas sa potential na gastos mo sa ano, sa retirement. And I agree na kailangan na alagaan natin yung health natin. Kaya dun sa second question ni DV Berm, or need to prioritize HMO, I think mas maganda i-prioritize mo muna yung HMO, kasi ang HMO, it allows you to have annual physical exams. Tapos kung magkasakit or masama yung pakiramdam mo, hindi ka mag-hesitate magpa-consult sa doctor kasi covered naman siya. And kung may emergency room ano ka, or may meron kang medical emergency, nakakatulong yan sa gastos sa emergency room. So I think that's the priority kasi yun yung immediate, and sa tingin ko kailangan natin lahat yan. Ngayon pag na-cover mo na yon, ano eh, you try to go further. So, syempre, next, kung meron kang sinusuportahan, I think life insurance would be important. Ngayon, depende sa budget, kung kapos-term muna. And then, kung okay na yun, ayan, you try to think of long-term healthcare products na, katulad ng full life insurance with critical illness benefits, etc. And then, further on, kung talaga meron ka pang extra budget, you can consider getting hospital stocks, kasi another tool din yan, etc. So, pwede siyang unti-untiin, hindi naman kailangan sabay-sabay kinukuha.
But in terms of health-related products, I think the number one priority is PhilHealth and HMO. Kasi yun talaga yung immediate na pwede nating gamitin yung benefits. But depende sa situation mo kung ano yung next na kukunin mo. And of course, depende sa budget mo. So yun yung thoughts ko dito. Yun.